natin yung din namin na ano nun. Kasi ang inano ko na naman, sabi kasi yung sa Victoria, yung lima, naka-promo, sabi nila. Opo. Eh nung pagbalik ko eh, sabi wala na yung promo. Sabi ko, mayroon naman ako yung mga nabibig. Dali lang. Ito kasama yan, di ba? Opo. Package po yan. Hindi. Ito lang. Di ba? Opo. Saan po kayo dito sa inyo, sir? Taga saan palang pala po kayo, sir? Dito lang. Sir, Ilocos, sir. Taga saan palang? Ilocos, sir? Norte. Norte? Mga piyesa niya, may mabibili? Dito rin po, available ba lang po? Yan po ay para sa mga dahon-dahon, malalaking mga bato, yung mga tulyapis. Kasi yung tulyapis, hindi na papasok dito. Dito naman po, yung mga broken. Yan. Saan yung bigas? Ay, ito. Ito, dito. Lalagyan natin ng ganyan. Sa gimba. Kapag tapos na yon, pwede kayong dito naman po sir na talagay yung ano natin. Dito po sa loob yung urethane at saka yung mga bin lid dyan po lalabas. Kailangan ulit ng ano natin ngayon. So, yan muna. Itong machine na to sir, meron siyang dalawang motor. Yung isa, 3 horsepower. Dito po sir, tingnan nyo dito. Yung meron siyang malaking motor at saka maliit para sa inhibitor, which 3 horsepower yon. Yung malaki, 3 horsepower. Ito naman, 0.3, 1.5. Hindi nasa 5 horsepower. Opo, pero single phase pa rin. Kailangan lang natin ng switch breaker na 60 amperes. At saka ito, dapat universal siya, at least 20 amperes na saksakan. Ito naman sa elevator, kahit ganito na lang na wire, pwede naman po ito. Elevator or shifter? Recliner na pala. Recliner. Ano yung belt niya dito? Di 4? Di 4. Ano to? Yung elevator cap? Okay, elevator belt. Press lang. Okay. Kapag 3 to 4 or 2.5 to 4 medyo manina na yung labas kasi siniseparate niya mas marami yung dara. Kapag makikita natin maraming dara, ibig sabihin puti yung mas bigas. Okay. Opo. Kapag kunti yung dara, ibig sabihin medyo brown rice. Ilan ang lalabas pag nasa regular, mga nasa 3 to 4, ilan ang bigas? Nasa 5 to 6 kevans per hour.
Sabi mo 5 to 6, 7 yung ano. Magkano ng percentage ng recovery? 66%. Pag 7 na 66. Depende po sa 70 lang. Pwede nasa ano? Yung 6.5, 6 to 7 sats per hour yung input na palay. Oh. Pero yung 7. Output, maging 5 na lang. 5 or 6. Pag 66, 400, 4.7. Pwede rin siya maging 4.7 or 4.5. Oh. Pero nakadepende dito sa adjustment natin. So ngayon, nakasaksak na ito. Ikunod na natin yung... Okay. Paano yung nagigiling? Sabayin yung alamin niya. Oh. Actually, ang sarap ng bigas nito kahit ano to? Anong variety? Nasa 2160 na ito. Hindi 160 na. So, nakikita nyo na ito yung bago natin yung wala ng gulong. Ito yung dahil pag may gulong, hubog, kailangan na kaya ko ka lang. Ito yung black. So, bago natin i-on itong green sa ano kasi yan, sa editor, dapat papalo muna siya ng up to 20 amperes. So, bago tayo mag-open doon, kailangan ito muna yung unahin natin. So, first, po natin. Papalo yan. Ipay natin yung last segundo. Gawin muna natin 2.5. 2.5.
natin. Ito wala na. Kasi nagiging darap na ito, yung brown. Pero kung pagkagusto niyo ng brown rice na, ito na, one. So, ito yung puti, yung mas mabuti na dito kapag dito ng brown rice. Kaya lang, pag-itong palay natin, kapag yung ano, bigas at saka mga bato. Kapag maubos na to, yun, i-off na lang. Pero kahit sampung sako, sir. So, makikita nyo dito, malaking tulong talaga yung gusto niya natin. Kasi wala na tayo makikita mga bato. So, kahit itim na yung natin, palay, so isang sakong bigas, magkano ang cost ng ano, paggiling mo? Kadalasan kasi nasa 3 pesos per kilo eh. Per kilo yung singilan. Hindi, hindi ko sabihin yan. Magkano ang gastos mo? Ah, gastos. Sa, kapag 8 hours a day kasi yung operation natin, 8 hours a day, sa isang buwan, yung kuryente niya nasa 7,000. Hindi, ganito lang. Yung isang sakong bigas, halimbawa 50, nagsisingil natin 150. Oo. Magkano expenses mo ito? Basta sir, every kilo na lalabas ng palay, magsiseparate lang tayo din hindi aabot ng piso per kilo. Sister Neneng. Hello everyone. So ngayon, kakatapos lang po natin na pinapasok dito yung palay. Dito na po sa unit. Ito po yung elevator ha, kanina. Dito nilagay yung palay. Tapos, papasok. Nililinis na dito, siniseparate yung mga bato, mga basura, dahon, alikabok, o mga tulyapis. Tapos, ito naman ang elevator, siya po aakyat dito. Ngayon, konti lang yung D4 demo natin. So, dapat, itong machine na to, dapat nakailaw yan. Nakailaw yan para yung power. So, ang gagawin natin, una, itong switch na to, merong dalawang switch, malaki para sa malaking motor, ito naman sa maliit na motor. So, unahin lang natin na paandarin itong switch na isa sa ilalim. I-on natin ito. Wait lang ha. So, hanggang na. Tapos, i-on na natin ito. Tapos dito, open na natin to. Ayan, makikita nyo dito sa loob. Ano na po? Ayan. Ubusin lang natin to. Open natin to.